hindi malilimutan ni NLEX Road Warriors head coach Yeng Giao ang pagdeklara ng martial law. Kuwento ni Coach Yeng, unang araw pa lang ng martial law ay ni-raid na ang kanilang bahay at hinanap pa ang kanyang tatay na si Bren Giao. Ang tatay ni Coach Yeng ay isang delegado ng Constitutional Convention mula Pampanga 2nd District isang taon bago ang martial law. Isang tatay ni Coach Yeng sa 11 delegado na nakulong sa 2nd araw ng batas militar. Martial law victims kami. E nagtataka ako kung bakit sinasabi na maganda raw yung martial law. Walang kasalanan yung tao tapos ikukulong mo na lang because he was political opposition. Ibig bang sabihin, pag magkaiba tayo ng politika, pwede mo na akong ikulong? Kwento ni Coach Yeng, naiiyak siya kapag naaalala niya ang kanilang pinagdaanan kung saan binuhay sila ng ina bilang housewife ay napilitang magtinda sa palengke. Naniniwala ang coach na si VP Lenny Robredo ang swak sa posisyon. Ayon kay Coach Yeng, hindi lang niya basta iboboto si Robredo at talagang ikakampanya ito.